Ako nga pala si Donna. Sa madalas na pagkakataon, hindi ako naiintindihan ng mga kapitbahay namin. Ako rin, minsan, hindi ko maintindihan sarili ko. Minsan, sobrang saya. Minsan, sobrang lungkot. Uy, alam niyo yung narinig niya. Tao po? Ay, Aling Tessa, magandang araw po. Si Donna po. Naku, hindi pa nga lumalabas ng kwarto, kanina pa. Kayo na ko pa nga rin yung kinakausap, kaso wala, ayaw talaga eh. Sige po. Balik na lang po ulit ako. Uy, Donna! Saya natin ngayon na. Uy, hello! Napadaan ka? Oo eh! Yayayan sana kita sa Sabado! Punta tayo sa birthday yan! Sige, sige! Sige ah! Punta ka ah! Nay! Hindi mo ba talaga nakita yung damit ko? Yun na nga nga yung matinong kong damit eh. Ito, okay naman to ah. Ayoko nga yan. Gusto ko yung blue na dress ko. Yun na nga lang yung gusto ko. Bakit ba nagdidesisyon ka? Saan ka to si Dong? Hello? Malilate na tayo. Dapat nandito ka na kanina pa. Hindi na ako sasama. Ha? Bakit? Basta, enjoy ka na lang dyan. Sensya na. Ba't ganyan mukha mo? Paano? Si Donna, di ko na maintindihan. No, isang araw ay lumabas ng bahay. Tapos kinabukasan, good mood naman. Sayo pa nga ng sayo eh. Tapos edi kanina. Okay na yung usapan namin nakasama ko siya sa party. Apo, bigla ba namang di sumipot? Nako, Christina, sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo na pagsasama dyan kay Donna. Ako, ganyan na, ganyan yung nakikita ko sa TV. Yung mga napapagaling, sinasabi ko sa'yo, Christina. Ma, kung ano-ano na naman pinapanood mo. Sige na, akita po ako sa taas. Ma, ikaw po muna kakain. Alam nyo, mabait naman sana si ate mong girl. Kaya lang, may problema lang talaga sa kanya eh. Huy, ano ka? Mahirap nang pakisamahan. Minsan namamansin, minsan hindi. Parang walang respeto. Sino pinag-usapan natin, mga Mars? Si Baliw? Sino? Correct, Mars. Narinig mo ba kahapon? Grabe makasigaw. Kala mo galit sa mundo. Ayan na nga po, yung pinag-uusapan natin. Hoy, mga Mars! Hi! Uy, Tessa! Kamusta si Donna? Okay lang naman siya. Doon siya sa bahay. Sino may sabi ako? Talaga ba? Eh, kanina lang umuwi yung anak ko. Galit na galit. Di daw siya sinipot ng anak mo. Naku, medyo may pinagdadaanan lang ngayon yung anak ko. Pasensya na kamo, ha? Medyo may problema? Tessa, mawalang galang na. Pero hindi mo ba napapansin, may problema talaga yung anak mo? Tessa, sorry ha. Bakit hindi mo kasi dalhin sa mental yung anak mo? Bakit ka naman dadalhin doon? Aba, Tessa, gising! Yung anak mo, baliw! Hoy! Wala kang karapatan, wala kayong karapatan na sabihin baliw ang anak ko, ha? Pasensya na pero nakakawala na kayong ganang kausap! Diyan na nga kayo! Nay, ba't namumukmuk ka? Ba't di ka makipagkamustahan kina Aling Marites? Ayoko silang kauna. Bakit naman? Donna, ilang buwan ka na nilang pinagchichismisan. Sabi nila, nababaliw ka na daw. Kaya mo sila, Nay. Hindi naman nila alam kung ano yung totoo eh. Pero anak, ano ba yung totoo? Kasi miski ako, nahihirapan na ako sa iyo eh. Hindi ko rin alam eh. Alam kong may mali.
Pero sigurado ako, hindi ako baliw na yan. Pabili po. May yellow po kayo. Magandang umaga po, MCGI Medical Mission po. Punta po kayo ah. Libre po yan lahat. Ilan po ito? Sa Sunday na po. Salamat sa Diyos. MCGI Medical Mission. Punta po kayo. Initial diagnosis pa lang po yan at ang recommendation ko po ngayon is makapagpa-check up po kayo sa espesyalista. At nandiyan na din po yung digital clinic hotline po natin at kung sakali na hindi po kaya ng budget natin at hindi po kayo makakapunta sa ospital, sana po kahit kaunti nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa Diyos at mabahagi po kami sa inyong barangay sa pamamagitan ng medical mission na ito. Nais ko po sanang mag-raise ng awareness sa atin. Maaaring sa tingin po ninyo, ang mga sakit na maaari nating matamo ay mga physical na sakit lamang. Hindi natin alam na meron ding umiiral na mga sakit na mental. Isa sa mga common ay yung tinatawag nating depression. Meron din tayong tinatawag na manic depressive disorder o mas kilala rin sa tawag na bipolar disorder. Dito may pagkakataon na masyadong masaya ang isang tao, ngunit may pagkakataon naman na masyadong malungkot. Minsan nagsasalit-salita nitong mga mood na ito at napagkakamalan natin silang nababaliw na. Pero hindi naman talaga. Sa ayaw at sa gusto natin, maraming tao na rin ang may ganitong sakit. At hindi makakatulong sa kanilang paggaling kung pag-uusapan natin sila at magkakalat tayo ng kung ano-anong haka patungkol sa kanila. Dapat tinutulungan natin sila sa pamamagitan ng pakikisama sa kanila. Bukod pa riyan, napakalaking bagay din ang manalangin sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Kanya sa ating kalagayan upang pawiin Niya ang mga kabalisahan sa ating isipan. Umaasa ako na kung meron man tayong mga kasamang sa tingin natin ay may ganitong sakit, ay pakisamahan at tulungan natin siya. Yun lamang po at salamat sa inyong pakikinig. Donna, anak? Donna, anak? Bangon, anak. Dadalo pa tayo, pero manalangin muna tayo, ha? Salamat sa Diyos. Matapos kong malaman na bipolar pala ako, mas naintindihan ng mga kapitbahay namin ang kondisyon ko. Bukod dun, mas nainganyo kaming makinig ng salita ng Diyos na ipinag-aanyaya ng MCGI. Salamat sa Diyos. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Filipos 2:3-4. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat,
ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6.